Mga kababayan, mayroon pong isang researcher na nagbigay po ng intriga sa mundo ng mga scientist ngayon. Ang taong iyan ay walang iba kundi si Graham Hancock. Marami pong mga ordinaryong katulad natin ang naniniwala sa mga teorya ng taong ito. Pero maraming mga scientist ang hindi sumasang-ayon. Sinasabi po kasi ng taong ito na di umano noong unang panahon, mayroong isang advanced na sibilisasyon na nauna pa sa ating mga tao. At mayroon siyang pinakitang mga ebidensya rito. Kaya naniniwala po ang maraming tao sa kanya dahil sa sobrang napakaganda ng explanation ng taong ito. Very logical at reasonable. Ay marami po ang nag-invite sa kanya ng mga programa sa US para i-explain ang kanyang teorya. Katunayan nga ay minsan pa itong nag-guest sa isang sikat na podcast show sa Amerika na nagtatampok ng napakaraming mga scientist at mga eksperto. Marahil ay alam niyo na po yun, walang iba kundi ang Joe Rogan Show. Noong early 2000 at 1990s ay nagsulat na po ng libro patungkol rito si Graham. At marami rin ang tumangkilik. But now, because of the presence of social media at ng video, ay pinapaliwanag na po niya sa mga video ang kanyang mga teorya. At dahil nga po sa kanyang mga napakagandang istorya at mga explanation, ay pinalabas ng Netflix ang kanyang documentary, which is pinag-uusapan po ngayon dahil talaga namang nakakaintriga. At hindi lamang po sa Netflix, laman ng mga social media ang kwento ng taong ito. Katunayan nga, if you search his name sa YouTube, ay lalabas agad ang napakaraming mga content na may kaugnayan sa kanya. Ang malaking katanungan ngayon, bakit nga ba naintriga ang mga scientist sa kanyang teorya? At bakit maraming tao ang naniniwala rito? At ano nga ba ang misteryosong nakita niya na hindi nakita ng mga historians sa Antarctica? Babaguhin na nga ba ang nakasulat sa kasaysayan dahil sa discovery ng taong ito? Well, gusto mong malaman ang malalim pa na kwento patungkol rito? Tara, pag-usapan natin yan. Pero bago ang lahat ng yan, alamin po muna natin ang ilang mga facts about Antarctica. Unang-una, ito po yung nakakagulat. Alam nyo po ba na ang Antarctica ay isang desierto? Yes, kung babasahin mo po sa internet, napakarami pong source na nagsasabi na desierto ang Antarctica. Paano naging desierto? Ang lamig-lamig dito. Well, ayon po sa NASA.gov, bagamat sobrang lamig ng lugar na ito, hindi talaga umuulan. As in, walang ulan. Nagkakaroon lamang ng mga konting snow pero hindi madalas, paminsan-minsan lang din. At itong mga snow na ito ay tambak lang ng tambak kaya nagkakaroon rin ng napakaraming yelo sa lugar. At dahil nga po sa kanyang sobrang lamig ay walang tumutubong mga damo or kahoy rito, mga moss at algae lamang. Ayon po sa National Geographic, walang permanenteng mga tao na naninirahan sa lugar na ito. Mga researcher at mga scientist lamang na pumupunta para pag-aralan ang lugar pero sila ay hindi talaga nananatili doon, balik at punta lamang. At ayon naman po sa theworldcounts.com, umaabot sa 5,000 na tao ang napapadpad sa lugar na ito every summer. At pagkatapos nga po ng summer, dahil sobrang lamig na, 4,000 na tao ang mawawala rito. 1,000 na lang ang matitirang mga turista o di kaya mga researcher. Alam niyo po bang sobrang napakahalaga ng presensya ng Antarctica sa Earth? Masasabi ko, kung wala ito, baka wala na rin po tayong mga tao dahil hindi na tayo mabubuhay. Sobrang init na kasi ng Earth kung wala ang Antarctica. Alam niyo po bang ito ay responsible sa pagre-reflect ng 90% na pumapasok na solar radiation sa ating mundo? Imagine po ha, 90%. Hindi po ako nagsabi niyan, ayon po yan sa pag-aaral na ito. So ganito po ang pinaka-purpose ng Antarctica sa Earth. Lahat ng pumapasok na liwanag or init mula sa ating araw ay nire-reflect or dine-deflect niya. Talagang pinagtatabuyan niya ito. Imagine po ha, kung walang mga yelo sa Antarctica, ibig sabihin 100% ng solar radiation or 100% ng init ng araw ay i-absorb lamang ng Earth. So dahil dyan, may posibilidad na mag-overheat ang ating mundo. At hindi siguro natin kakayaning mga tao yon. Ito po ang magandang halimbawa. Subukan mong ilagay ang isang kutsara, yung metala, sa tanghaling tapat.
Tapos balikan mo ito after ng isang oras. Hawakan mo ang kutsarang iyon. Siguradong mararamdaman mo ang napakainit na kutsara. Paano na lang kung ganun kainit ang mararamdaman mo all the time? Sa loob lamang ng 24 oras halimbawa, kakayanin mo kaya? Kakayanin kaya ng tao na wala ang Antarctica? Anyway, my point is that bago tayo mag-move on sa ating pinaka-topic, sobrang napakahalaga po talaga ng Antarctica at meron po tayong papel na ginagampanan nang sa ganun ay hindi agad-agad matunaw ang mga yelo doon. Kasi nagkakaroon po kasi ng global warming dahil sa ginagawa natin yung mga tao. Halimbawa, yung simpleng pagsunog ng plastic, nakakakontribute po yan sa global warming. Totoong-totoo po yun. At kapag nag-global warming at matunaw itong mga yelo sa Antarctica, naku po, hindi ko alam kung saan tayo pupulutin talaga. Anyway, official na na-discover ang Antarctica noong 1800s ayon sa kasaysayan. To be exact, noong January 27, 1820. At noong mga panahon na yun, wala pa tayong mga advanced na technology katulad ngayon. Wala pa tayong mga satellites, wala pa tayong mga drone. Pero sinubukan na ng tao na i-drawing ang mapa ng Antarctica. Noong panahon na ma-discover ito ay binalot na talaga ng yelo ang naturang lugar. Pero ito po yung nakapagtataka ngayon. Dahil ito pong si Graham Hancock sa kanyang pananaliksik ay mayroon siyang natagpuan na isang mapa ng Antarctica na noong 1500s pa ginawa before pa ma-discover itong Antarctica officially. Ngayon ang nakapagtataka po sa mapang iyon ay walang yelo ang Antarctica. At ito pa, higit sa lahat, sobrang accurate ng pagka-drawing ng naturang mapa na para bang gumagamit na sila ng mga drone o di kaya mga satellite para ma-drawing yun. Naisip ng ilang mga eksperto na imposible na magawa ito noong 1500s dahil wala pa tayong advanced na teknolohiya para magawa ang bagay na yun. Kung ikukumpara po ang ilang mga mapa sa ating panahon ngayon o ilang mga mapa na nagawa noong 1800s, mas accurate pa raw ang mapang ito. Ito po ang sikat na sikat at controversial na mapa na Peary Rice. Totoong nag-i-exist sa kasaysayan ang mapang ito. Ginawa ito ng isang Turkish admiral na nagngangalang Peary Rice. Ang admiral na ito ay sobrang passionate po sa pag-drawing ng mga mapa. Nangolekta siya ng mga mapa noong unang panahon mula sa iba't ibang sibilisasyon. Ngayon pinagsama-sama niya yon at nag-drawing siya ng kanyang version. Ngayon ang problema, nakita ngayon ng mga eksperto na sobrang accurate talaga ng mapang ito na para bang ginamitan ng mga advanced na teknolohiya. Pero ang malaking katanungan, paano nagkaroon ng advanced na teknolohiya noong unang panahon? As in pati yung mga curve ng Antarctica ay tugmang-tugma po sa itsura ng Antarctica ngayon. The only way raw para madrawing ang ganong klaseng mapa ay kung meron kang mga aerial na ships tulad ng mga drone o di kaya mga satellites. Kung ikaw ay nasa himpapawid mismo at madodrawing mo yon gamit ang advanced na matematika ay talagang eksaktong-eksakto mong madodrawing ang mapa. Pero napaka-illogical kasi wala pa tayong ganun noong unang panahon, lalong-lalo na noong 1500s nang maidrawing ang mapang ito. At ang nakakaintriga pa nga po raw dito, bakit walang yelo ang Antarctica? As in wala pong mga makakapal na ice. Bakit parang isang normal lang din na kalupaan ang lugar na ito? Napag-alaman ni Graham Hancock na maaring ginawa raw ang mapang iyon noong 12,000 years ago pa. And because of its accuracy na parabang perpekto ang mapang ito kung pagbabasehan ang ating modernong mapa, dito na po naisip ng grupo o ng teorya nitong si Hancock na di umano mayroong advanced na sibilisasyon noong unang panahon, mas advanced pa kumpara sa ating mga tao na namumuhay ngayon. At sila ang pinaniniwalaang gumawa ng malaperpektong mapang ito. Kumbaga, na-realize nila na noong unang panahon, ang gumawa ng mapang ito ay mayroon ng mga sasakyang panghimpapawid o di kaya mga satellite. Tama kaya ang kanyang teorya? Naisip rin niya na baka yung Antarctica, yan yung dating Atlantis na sinasabi ni Plato. Kung kayo naman po ang tatanungin, kababayan, naniniwala ka ba sa teoryang ito ni Graham Hancock? Please comment down below, #yes or #no. Para sa marami pang konspirasiya at kaalaman, patuloy lamang na tumutok dito. Ako po si Evan PUP. Mabuhay ang bansang Pilipinas. Peace out!
boom! Pero bago pang lahat, nais ko lamang pong i-shoutout ang ating mga cooperative na mga kababayan na sumagot po sa ating katanungan nung nakaraan. At ang katanungan ay, sino ang father of cryonics? Ang sagot po ay Robert Ithinger. Shoutout po kay Sir Christian Pacquiao. Shoutout rin po kay Ma'am Christina Ruiz Feliciano. Shoutout rin po kay Enov Cardona. At higit sa lahat ay shoutout rin po kay Sir Cesar Zamora na isa rin pong top fan. Maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik. Sagutin lamang ang katanungan na ito. Nang ikaw naman ang mas shoutout sa ating next na video.